Good evening, everybody. Who is up for some music tonight? For some jamming? Thank you so much for coming to join us here at Thunderbird Hotels and Casinos here in Port au Prince, La Union, and we're very, very happy to be serving you guys with good music. If you guys know this song, please sing along. Here's something that is familiar. I have done a version of this with a group called Harana, but today I am here with Third Avenue, and we would like to sing this for everybody. Para naman na feel natin yung beach vibes dito sa La Union, this is for you guys. Valenciano, and I was given the chance to interpret one of her name is Lara Maiga. She wrote this song, and Awit ng Laro is a project that is that promotes the arts and just yung mga Filipino games natin dito sa atin. And I was given the song na this game called Piko. Sino mga naglalaro ng Piko nung kabataan ni Lara? Even ngayon, diba? Hanggang ngayon, feeling ko naglalaro pa na ako kasi talo na ako ng talo sa mga gig natin. But here's a song that we'd like to introduce to everyone who haven't heard it before. But it's been playing on Spotify. Pero first time natin itong kantahin, saan pa magustuhan niyo po ito? This is called Piko. John, we're currently experiencing typical difficulties. Nangyayari talaga yan pag live. Alam niyo yan? Yeah. Pero ngayon, yeah, we're currently fixing it, okay? It's a live, I'm so sorry. Sorry po. Maraming nangyayari pag live. Sorry. It's a live! Okay, I'm sorry. Thank you po sa mga movie natics po mandito. Nabaka mo na yung energy ko. Nadunting sa... Okay pa po ba tayong lahat? Kumain na po ba tayong lahat ng dinner? Tayong lahat ba ay naka-check-in po dito sa Thunderbird? Kasi pa nakahali yung sagot. Ano? Gusto ko yung may narinig ko, yes! Hindi ko pa alam kasi nagde-depende sa kasama nila. Baka surprise. Pero syempre, it is my first time here in Thunderbird in Port au Prince, here in La Union. And I'm very, very pleased kasi sobrang nakakaibang bansa yung vibes. Kaya kung hindi po kayo naka-stay dito, make yourself at home dito sa Thunderbird. Nasegway ako doon. Alright! Okay, so for 2019, ang daming nangyari, ako I'm most grateful sa lahat ng collaborations and new music that I got to put out this year. And one of those is this song na I helped a very good friend. His name is Kiko Salazar. Sa mga hindi po nakakaalam, siya po yung beast, na nag-challenge sa akin lagi sa mga kanta. Kayo mga kanta ko, parang ang hirap-hirap, di ba? Parang walang kabuka, walang tomorrow. Parang kailangan mo ng ambulansya pagkatapos. Yeah, so yes, Kiko Salazar is coming up with an EP and it's already out now on Spotify. It's called After Dark. And for the first hour, kasi he decided to put it in groups or in segregation. So there's the first hour, and then kakalabas lang din ang second hour. And he'll be coming up with a new, parang the final hour for next year. And for the first hour, I was given the chance to collaborate with a very good friend. His name is Jason D, who was the voice winner season 2. And this song, sobrang akong natutunaw every time kinakanta ko to at pinapakinggan ko tong song na to. Kasi ang ganda lang din talaga ng message. Parang, sino sa atin dito ang may parang may loved one na wala na dito? Para nasa ibang mundo na, nasa langit na. I'm sure tayong lahat, meron tayong some kind of experience of losing someone or something in our life. And for this specific song, parang it talks about, especially sa, I guess, sa mga couples or between two people, pag gumawa kayo ng promise, hanggang sa kabilang mundo, madala mo ba yung promise na yun? Parang nakuha niya yung inspiration na yun from a movie ni Miss Dawn Zulueta and ni Richard Gomez. So this is a song, this is entitled Diyan Ba Sa Langit, sana po ay magustuhan niyo. Backed up with Third Avenue. And I'm so excited!
excited, guys. Hindi, wag. Sige na, Kuya Antonis. I'm excited. So, see, kasi syempre, it's December, so kami mga artists, meron kami mga kanya-kanyang mga gigs. So, syempre, hindi namin madala si Jason D dito. So, in his behalf, palakpakan po natin ang ating musical director. First time siyang kakanta ng ganito katindi. First time to. Palakpakan nyo naman, guys! Let's give it up for... Pero mahirap yung ginagawa ni Jason D. I will just sing a few lines of the song. Hindi, pati yung... Wag, mahirap yan. Siya po ang ating, ang mag-fill in for Jason D for tonight. Pero yes, Adonis the Banda, ladies and gentlemen, our musical director. Of course, Third Avenue here with us. Yes! First time. Challenge ko yung Adonis, kaya congrats to us, guys, only here in La Union. Okay pa po tayo? Okay na, makapagpahinga okay na ako. Makahinga ka na? Oo, makahinga na ako. Speaking of hinga, okay. Alright, so ako am so happy. So yun nga po, ang daming lumabas na mga bagong kanta ngayon. Especially I think in the past couple of years, there have been so many songs, so many OPM songs to celebrate about. And ako, syempre yung akin puro mga collaborations. But next year, hopefully mga solo tracks na rin po ang abangan niyo po coming from me and my team. But for the past couple of years, we have so many radio hits na OPM. And especially ngayon na parang ang trip natin ngayon is something more laid back and easy listening. And those are the songs na hindi napupunta sa akin. Bakit? Ang ganda ko, ang sarap kaya kumanta ng mga ganun. Especially pag, syempre, pag, let's say, nag-aaral ka, di ba? Syempre, parang hindi ka na makikinig ng song na ang aral, na parang ang ingay-ingay din kasi walang papasok sa isip mo. No, but music is something very, very powerful talaga na, in one way or another, parang it connects all of us. Parang, for others, sa mga hindi nakakapagsalita or makakapag-explain kung ano talaga nararamdaman nila, dinadaan nila sa kanta. So here are some of my favorite parang mellow OPM song. More pa, mga ano pa po ito. 185. Charing. Hindi, may show pa po ako bukas. Pero thank you so much for coming over to join us. I just also like to grab this opportunity to thank some very special people kasi syempre kung wala po sila, wala po tayong lahat dito. Let us please give them a big round of applause. To our President and CEO, Miss Ali Lourdes Soon. Thank you so much. To our Casino General Manager, Mr. David Lawrence. Thank you so much. Our Hotel General Manager, Mr. Marvin Lanuza. Thank you so much. Thank you also to our Casino Marketing Manager, Mr. Deo Tabahonda. Thank you. To whole of Thunderbird Management and Employees, maraming salamat po. Also to Live Artists Production Inc. Thank you so much. Palakpakan po natin. To my Stages family, thank you so much. Third Avenue, thank you so much. Okay, something mas chill naman. Mas chill pa dun. Alright, thank you po. Okay, gravity. Alright, so, ako I'm very, very happy sa lahat na nangyayari po sa akin in the past. Grabe guys, actually sa mga hindi po nakakaalam. So I've been saying na I've been a part, coming from The Voice, it has been mga 6-7 years. Pero sa mga hindi po nakakaalam, before po kasi ako nag-The Voice, I was a part of another network which is TV5. And in total, magta-10 years na po ako next year. Ang tanda ako na. Kalain niyo yun. Pero, hindi ko, lagi kong kinakount yung career ko sa TV5 kasi there's so much I've learned lang din. Not just a singer, not just an artist, but as a person as well. I was able to learn how to deal with different kinds of people. Siyempre, ako taga Cebu po ako. And hindi pa ako, during that time especially, hindi pa ako sanay sa mga kung paano ginagawa dito sa Manila. So it was really baby steps for me and my family. So parang going into my 10th year next year, sobrang grateful lang po ako looking back sa lahat ng nangyari, sa lahat ng achievements, and I'm so happy kasi hanggang parang sobrang solid din po ng support and love na binibigay sa akin ng management ng Mowinatics, kaya I'm very, very grateful. Mowinatics is 8 years na. Grabe, congratulations guys. Meron pa nga dito si Eduardo, lumipad pa from Japan yan, always.
super solid. Thank you, Eduardo. Thank you, Mo and Alex, for getting here all the way from Manila. This song, sa mga bago naman ngayon, ito naging soundtrack to, pero itong song na to, sobra siyang nakaka-touch lang talaga, yung tono pa lang niya. Parang konti na iiyak ka, tapos yung kakanta pa, yung nag-iisang Asia songbird na si Miss Rachel. Parang ganun ka. Parang kang nag-melt sa kantang ito. Pero it has, if you listen to the lyrics, it has so much relevance lang din. Especially sa lahat ng naghihirap para sa pamilya nila. So here's a song that I'd like to cover for the first time. Actually, first time ko itong kantahin nga po live, but I've always been listening to this song because it's just, it speaks so much to someone who continues to strive and to do so much for the people they love. So, sa mga alam po ng kantong ito, sabayan niyo po ako para po sa inyong, sa ating lahat ito. I'm not sure if it's, I think this is not my first time in La Union. Or if it is, or sa mga first time pong nandito, at gusto ko lang din pong mag-thank you sa lahat na nag-support sa akin muli, siguro mga six, seven years ago sa The Voice. Sino dito mga nanonood ng The Voice? Nung batch ko, anong tema ko? Ano? Ayan, dapat laruin natin yun eh. Yes, proud Team Sarah here, and it has been, many years ago, and I will always be grateful for that door that have opened for me, for that platform na share ko po yung gifts ko doon and my voice doon. And itong song na to, siguro every time kinakanta ko to, kinakabahan pa rin ako kasi bumabalik sa akin yung kaba pag narinig mo yung elimination nung The Voice. Every time, kahit ngayon sa kids, nung nag-guesting kami nitong Christmas season, for yung napanood niyo po na parang Christmas songs, nung narinig namin yung announcement of winners, nakakakaba pa rin para pag narinig mo yung dun, maling kanta pala yun. Pero yun, sobrang, di ba ano yun? Alright, and for those who don't know, yung roots ko, kasi ngayon, I have been molded into more of a pop, ballad, R&B artist. Pero sa mga hindi nakakalam, I was really rock. Kasi yung dad ko, yun yung listening niya, rock. Kasi like yung 80s metal rock, we give you like Aerosmith and Bon Jovi, yung mga, even Led Zeppelin, sobrang sarap yun para sa akin nakantahin. And these next couple of songs is from one particular artist. And sobrang gusto ko lang din talaga itong three specific songs na ito na actually nagawa na rin ng version ng ating Asia Songbird. Pero ngayon gusto namin ibigay yung aming twist po sa mga songs ng Heart. If you guys know the song, please sing along with us. Kuya Gino. We also got here on drums, we got Kuya Lawrence. On second keyboard, we got Kuya Donald here. Thank you. Also got Ate Jerns and Ate Karen. Thank you po for coming to join us po. Nag-enjoy po ba tayong lahat? Pero alam niya may kulang kasi di pa din matapos tong set na to. Walang Christmas song. Christmas song. Wala niyo yung boses ko. Laban! Alright! So this song naman po, sobrang happy ako sa lahat ng collaborations nga po. And one of the highlights of this year, sa lahat ng collaborations ko, this one, I got to collaborate with an international artist. And this guy is one of the members of A1. Si Mr. Ben Adams. And sobrang natos na song. I think sobrang rare yung mga songs na ganito na very upbeat, very happy, and really talks about what Christmas is all about. Just spreading the Christmas cheer. Dahil dyan, I would like to sing this song for everybody here today in behalf also of Ben Adams. Thank you so much for everybody who's been supporting This Is Christmas, also Dyan Ba Sa Langit. They're up on Spotify and sa lahat ng radio stations and sa Mix din po. And darating na rin po ang upcoming na Wish Awards. So sana i-vote nyo rin po ang collaboration namin ni Jason D ng Dyan Ba Sa Langit and ang collaboration din po namin ni Darren Espanto ng A Whole New World. So, all right, let's get this Christmas.